bilang mga Katoliko ay meron tayong pitong sakramento. Binyag, kumpil, kumunyon o yung pananamisa, kumpisan, pag-asawa, pagpapari, at pagpapahid ng banal na kanil sa maysa. Itong pitong sakramento ito ay tumasabay sa bawat yugto ng buhay ng tao ng mananampalataya. At ito ang sisimulan natin ngayon yung Kaiden Round. Pero mas maganda, may pilihan natin, hindi lang para kay Kaiden Round, kung para sa ating lalo. Ano ba ang sakramento? Para kung ikaw ay nagsisimba, ikaw ay nagpupisa, ikaw ay kakasal, o meron din yan, ilan dito, ay naiintindihan natin kung ano ang nangyayari. Apat na bagay lang. Pagkatandaan nito, sa pitong sakramento ay masaya na yung simbahan at mas maiintindihan ninyo kung ano ang nangyayari. Una, ang lahat ng sakramento ay simbolo. Simbolo dahil kinakailangan natin magkaintindihan. Yung tono ng boses, yung salita na binibitawan, yung letra, yung gestures, mga simbolo ng kapayapaan, o I love you, ay mga simbolo para magkaintindihan tayo. At kinakailangan natin yan dahil tayo ay may katawan. Tayo ay physical, material. Kaya kailangan natin ang simbolo. Kaya ang pitong sakramento ay simbolo. Tubig, lamis, doon sa kakaiba doon sa misa, kapag kayong pinapayat-anak ay nagiging katawan ng Pugo Jesus, hindi na lang basta nagiging simbolo, kundi pero ang pitong sakramento ay simbolo. Ikalawa, ito ay para sa katotohanan hindi nakikita. Paano rin ginagawa natin yan araw-araw? Kapag magbibigay ka ng bulaklak, ng regalo sa iyong minamahal, pinapahalagahan, matutuyo yung bulaklak, pero yung pagpapalat na hindi. Simbolo yung singsing ng katapatan sa isang isa ng kinakasal. Pero kahit mawala ng isang lagi singsing, hindi pwedeng mawala yung katapatan ng mag-asawa. Kaya ganun din ang sakramento, simbolo para sa katotohanan hindi nakikita. Pagbuhos natin ng tubig sa ulo ni Kainan Rab, mamaya malilinis yung kanyang ulo, pero ang hindi nakikita ay ang paglinis ng kasalanan o hinan mula kay Kainan Rab. Kapag tayo ay nilalagisan ang ulo sa kumpir at sa binyag at sa pagpapari, tayo ay pinipili kinihilang. Kaya yun ang sakramento, simbolo para sa katotohanan hindi nakikita. Walang pinagkaiba sa mga simbol sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin. Pero ito yung dalawang natitira ang kakaiba. Dahil ang sakramento ay simbolo para sa katotohanan hindi nakikita, nagbibigay ng biyayang nagpapamanan, sanctifying grace. Ang sakrament, ang sanctifying grace, biyayang nagpapamanan ay matatanggap lang natin mula kay Jesus sa pitong pamamaraan, yung pitong sakramento. May mga sakramento na pwede tayo muli natin hindi dapat kulitin. Yung binyag, yung kumpil, yung pagpapari, hindi pwede kulit-kulitin yun. Pero yung kumpisal, yung kumunyon o banal na misa, yung pagpapari ng lamisa may sakit, at pagkaasawa, pag namatay na yung asawa, saka pwede kulitin. Yun pwede kulit-kulitin para kulit-kulitin din natin tanggapin ang biyayang nagpapamanan. Pag nagkasala, mawawala yung biyayang nagpapamanan, mag-umpisa para tanggapin ulit yung biyayang nagpapamanan. Yun ang sakramento. Kahit ikaw ay lumuhod mula sa harap hanggang sa likuran hanggang dito sa harap, hindi mo tatanggapin ang biyayang nagpapamanan. Sanctifying grace. Kahit magpatayo ka ng malaking simbahan, hindi mo tatanggapin yung sanctifying grace. Pitong pamaraan lang yung pitong sakramento. Kaya napakahalaga, ang sakramento ay simbolo para sa katotohanan hindi nakikita, nagbibigay ng biyayang nagpapamanan at huli, tinalaga ni Kristo. Hindi ang bispo, hindi ang simbahan, hindi ang pari, si Jesus ang nagtalaga ng pitong sakramento. Binyag, tinalaga niya nung siya'y nagpabinyag doon sa ilog Jordan. Kumpir, tinalaga niya nung bumaba ang Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes. Kumunyon, tinalaga niya doon sa huling hapunan. Ito ang aking katawan at dugo.
kumpisa, no? Tinalaga niya, nung sabihin niya doon sa pamalakad kung anong patawarin at hindi dito sa lupa, ganun din sa langit. Pagpapari, tinalaga niya nung umili siya ng 12 apostoles. Yung pag-aasawa, nung sinagayunan niya, sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalayin ng tao. At doon sa maraming pagkakataon na siya umibot at nagpagaling na may sakit, tinalaga niya yung pagpapahid ng banal na isang mga may sakit. Ito ang ating pananampalataya, itong sakramento. Naiinip na si Kaiden. Kaya yun lang ang tandaan ninyo, para kung kayo nagsisipa, kung ikaw ay kakasal na, kung ikaw ay merong pagbibigyan ulit, naiintindihan ninyo ano ang nangyayari. Ang sakramento, simbolo para sa katotohanan hindi nakikita, nagbibigay ng biyaya at pagpapanan at tinalaga ni Kristo. Yun lang ang tandaan ninyo. Magiging makabuluhan na ang lahat ng sakramento inyong dadalhin. Amen. Salamat. Bago tayo magsimula, kinakailangan natin, kakunti lang tayo, sasagot kayo ha? Sasagot ng amen, sasagot ng sumayunin, iyon ang inyong pakikiisa. At kayo din, lalo na dun sa pagtatakwil ng kasalanan at pagpapahayag ng pananampalataya, kayong lahat, ninong at ninang at mga magulang, kayo ang sasagot para kay Kaiden. Ano ang nickname ni Kaiden Ram? Kaiden Ram, walang nickname. Kayo ang sasagot para kay Kaiden, ha? Nang tatlong beses, opo, tinatakwil namin, at tatlong beses, opo, sumasampalataya. Okay. At mamaya, sa pagsisindi ng kandila, dahil yung tutuon yung kandila ng Pasko, siguro isa sa mga ninong na lang ang pupunta doon para magsisindi mamaya at isisindi, ipapasa niya yung sindi sa iba. Magsitayo na tayo. Simulan natin ang sakramento, binyag sa pala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sagot tayo, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Muli magandang umaga sa ating lahat. Tayo ay nagagalak na kasamahan ang mga magulang ni Kaiden na narito para sa sakramento ng binyag. Ngunit sa pasimula, mangyari lamang ipahayag natin ang inyong gayunin para kay Kaiden. Bilang mga magulang ni Kaiden Ram, magulang kami mami, nais ba ninyo na siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makaisa ng buhay ng Diyos at maging kaanib ng sambayanang Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo, mami, daddy, na kalakip ng kahilingan ito para kay Kaiden Ram, ang pananagutan na hubungin siya sa diwa ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninang, mga ninong, nakahandang ba kayo na tumangan ang mga magulang ni Kaiden Ram na akayin siya sa pananampalataya? Opo. Bilang pinatawa ng sambayan ng Kristiyano, ako, pinagagalak kong tanggapin si Kaiden Ram sa pamamagitan ng pagkukrus sa kanyang loob. Dapat lahat tayo magkukrus sa loob ni Kaiden, pero Panginoon ng tatlo, ni Daddy at Mami kung magkukrus, ni photographer, picture na lang natin. Ito ang tanda ni pagtanggap ng mga labinyagan para doon sa labinyagan. Kaiden, sa ngayon ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi na natin nahawakan yung mukha ni Kaiden, ha? Hindi nyo maipasa yung virus. Ngayon naman, makinig tayo sa mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus ang makita ito at sinabi, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga tulad nila nagahari ang Diyos." Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Kita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Pagsiyupin muli tayo sa sandali, ha? Ako muli ang magsasalita.
Ayan. Pero tayo ay nakikinig. Una, nagpapasalamat ng simbahan na sa mga sagabi at magi ni Kaiden ay hindi lamang yung kanyang kinabukasan ang pinaplano, hindi lamang yung kanyang material, physical na pangangailangan, emosyonal, kundi ang spiritual na buhay niya ay binibigyan natin ng pansin ngayong umaga nito. Sabi nga, kung ano ang puno, siya ang buhay. Hindi lang naman pangalan ang tatanggapin ni Kaiden Rang mula sa inyo mga magulang. Kayo hindi lang naman mga physical features ang tinanggap ni Kaiden, no? Mga kamukong sino ang kamukha. Ngayon ay sabi nga, pagsisikapan natin na maging kamukha ni Jesus si Kaiden Rang. Sa diwa ni Kristo, huhubungin natin siya. At yun ay hindi lamang masabihin, oh, magsisimba na si Kaiden. O siya ay mag-aaral sa isang Catholic school. Ito ang ibig sabihin nito, maging kamukha ni Kristo ang kanyang gawin, ang kanyang pakikitungo, ang kanyang pananita ay maging lamang tulad kay Jesus. Na mayroong respeto, mayroong manasakit sa iba, mayroong paggalang, mayroong pag-ibig, pag-ibig, pagpapatawad. Pero yan ay hindi makukuha sa TV, hindi yan makukuha kay Father. Makukuha yan sa mga magulang, sa mga matatanda na papahigil kay Kaiden. Kaya ang panalangin natin ay sa mga magulang at sa mga papahigil sa kanya. Kapag nakakita kayo ng bata na nadamot, nakikipag-away, nananakit, nagmumura, nagmutong, ang liit na bata, nagmumura ng matutong, salamin nyo ng mga magulang. Pero kapag nakakita kayo ng bata na mapagbigay, mapagkaibigan, magalang, may namurong mag-sign up the cross, may ipagkilala sa Diyos, salamin din yun ng magulang. Tayong lahat ay salamin ng ating mga magulang. At yun ang gusto natin kay Kaiden. Hindi lang para lagi siya nasa simbahan o maging pare. Maging pare si Kaiden. Para tayo din natin. So, hindi natin alam. Pero, turuan natin siya na magkaroon ng takot sa Diyos. At yun ay makukuha hindi kung kani-kanino, hindi unang-una sa mga magulang. Itong magulang, walang perfectong daddy at mommy. Kaya nga kayo mga ninong, ninang, hindi ko alam, bata pa yung mga ninong at ninang, ano? Kayo, kung kayo ay kaibigan, may mommy at may daddy, kung kayo ay mga kamag-anakan, kayo ay kinuha para tuwangan sila na kung ano ang mabuti sa inyo, ituro kay Kaiden. Kung ano ang medyo hindi maganda, eh huwag kayo nang ipakita. Kaya nga itong araw na ito ay para sa ating lahat. Na sa kapakanan ni Kaiden, kung ano ang mali, eh medyo itatama na natin. Kung ano ang baluntot, ay itutuwid na natin. Hindi lang para sa ating personal na kapakanan, kundi dito sa mga hubugin nating buhay tulad ni Kaiden. At yan ang panalangin natin kayong lahat sa umaga na ito. Hindi lang kay Kaiden, kundi para sa ating mga matatanda na papaligid sa kanya. Sana mas marami siyang mabuting matutunan sa atin. Sana wala siyang makitang mali na gagayahin niya mula sa atin. At sana magtulungan tayo na hubugin siya maging kamukha ni Kristo. Amen. Magsitayo tayo. Sa bawat panalangin, ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin mo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na sambayanan, upang sa patnubay ni Pedro at ni Pablo ay mapanaganap ang magandang balita, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para kay Kaiden Rao, upang ang mga anghel ang pumagnubay sa kanya at magdala patungo sa kahalikan, at mag-adya sa kanya sa lahat ng masama, mananalin tayo. Panginoon, hihiling mo kami para sa mag-anak na ito upang sa halimbawa ni Jesus, Maria at Jose, ang banal na mag-anak, ay manatiling nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa, mananalin tayo. Panginoon, hihiling mo kami para sa mga ninong at ninang upang sa patnubay ng Espiritu Santo ay makapanantuwangan ng mga magulang ni Kaiden Rang sa paghubog sa kanya, mananangin tayo. Panginoon, itingin mo kami.
Ama, makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinubo mo si Jesus upang kami nasadlak sa kasalanan ay mabigyan ng kalayaan. Sa tanda ng Diyos na banal, loobin mo na si Kaiden Ram ay maging malaya sa pagkaalimin na bunga ng pagsuway ng likha mo unang bago. Lukuban naman si Kaiden Ram ng Espiritu Santo upang mapuspos ng diwa ng uling pagkabuhay ni Jesus. Inihiling namin ito sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo bang masawalang hanggan. Amen. Pangunahinsin mo na ng pinyag ay ang tubig na ating gagamitin. Ating ngayong mamaspasan yung tubig. Pupunta tayo dito sa baptismal font. Ipinagdalhin ang kandilang inyo. Sama na kayo. Sino ba? Tulad ng ginawa ni Jesus nung siya'y lumubog sa ilong Jordan, nang siya'y binyagan ni Juan Bautista, pinabanal niya ang tubig, hingin nating pabanalin din ang tubig na ating gagamitin kay Kaiden Ram. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, alinan mo kayo at paspasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang, para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago natin igawan ang sakramento ng binyag, nung tayo bininyagan, nalibing tayo kasama ni Kristo upang makabangon rin at makapagbagong buhay kasama niya. Bilang tanda ng ating pananagutan, sariwain natin ngayon ang ating pinangako na tatalikuran ng kasamaan at ipapahayag ang pananampalataya nung tayo bininyagan. Tayo ang sasagot para kay Kaiden, no? Tatlong beses, opo, tinatakwil namin na tatlong beses, opo, sumasampalataya. Bilang tanda ng inyong pananagutan, nahubugin si Kaiden Ram at tatalikod sa lahat ng kasamaan at kasalanan. Pakisagot ang mga katanungan ito. Mga magulang ninong at ninang, tinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil namin. Tinatakwil ba ninyo ang mga gawain ni Satanas? Opo, tinatakwil namin. Tinatakwil ba ninyo ang mga pangakit ni Satanas? Opo, tinatakwil namin. Mga magulang ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at natuklok sa kanan ng Diyos Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Ito ang ating pananampalataya, ito ang ituturo natin kay Kaiden. At nawa ay lagi natin itong maipahayag o ipalala sa kanya sa maraming pagkakataon. Kayo mga magulang ang sasagot ng amen, no? Para kay Kaiden sa pagbubuhos ng tubig at sa pagpapahid ng Krisma. Naganap na ng Diyos Ama, ng Panginoong Yesus, ang pagsilaw sa tubig at Espiritu Santo ni Kaiden Ram, ating ngayong babasbasan ang kanyang damit pambinyag. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilaw kay Kristo
at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang mahidunis ang karangalan ni Kaiden Ram hanggang matamo ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay. So, isang ninong, lapit ka na lang doon at maaari. Tayo nang magbigay ng ngal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isip. Pupuha tayo ng pasa natin yung sindi sa isang isa. Hindi mula sa lighter o sa fosforo, kundi sa mula sa sindi ng kandila ng Pasko. Nawa tayo mga ninong at ninang ay maging tapat sa simbolo ng kandila na ating hawak, magiging liwanag at gabay tayo kay Kaiden Ram, patungo kay Kristo. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Naging anak tayo ng kaliwanagan, dumulog tayo ngayon sa ating Ama. Tayong lahat para kay Kaiden, sabay-sabay tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. At sa mahal na Birheng Maria, ipagkatiwala natin si Kaiden, sabay-sabay tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Amang mapagmahal, aming pinagdiwang ang sakramento na nagbibigay ng buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyong awa at biyaya, paginapatin mo na ang mga magulang ninong at ninang ni Kaiden Ram ay manatiling tapat sa mga pinangako sa binyag. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang sinimulan ninyo kay Kaiden, lubusin sa sakramento ng kumpil at sa sakramento ng unang pakikinabang, First Communion. At kayo mga ninong at ninang, maging bahagi kayo ng buhay ni Kaiden. Huwag lang birthday at Pasko kayo magparamdam, ha? Maging gabay kayo, turuan ninyo ng mabuti at matuwid na pamumuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo at iyong pamilya na makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin si Kaiden. Congratulations. Happy birthday na rin, ha? One year, ha? Bago natin igawan ang sakramento ng binyag, nung tayo bininyagan, nalibing sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ituturo natin kay Kaiden.
sinabi niya sa Recaiden? Video to ah. Video to. Anong video to? Sabi niya. Happy birthday, Shiden! Sige, picture na tayo. Wait.